Tingnan ninyong mabuti ang iyak ng isang mahal na ina para arugain kayo muli mula sa pinakailaliman ng kasalanan nang dahil sa inyo nalugmok tayo lahat sa kahirapan. Ang kayamanan na iyan hindi basta-basta nare-release dahil hindi kayo nagkaisa. Hindi ninyo binigyan ng halaga ang misyon. 13 years is 13 years. Kaya dapat lamang nabigyan nyo na ng importansya dahil ang kalaban ni Lucifer ay lumantad na. Subalit, nang dahil sa kapangyarihan ng lolo, na siya mismo ang nagbigay ng authority kay Queen, nabigyan na ng babala si Lucifer na tama na. Humantong na siya at lumagpas na siya sa kasunduan ng propesiya. The Black Fatima is back and I am here to see to it that all of you will live in peace and prosperity with God, with our Blessed Mother, with our Mama Mary. Nandito tayo sa lupang pangako. Hayaan ninyo ang ayaw maniwala. Hayaan ninyo sila na tumuntun sa kaliwanagan dahil ang babala ng Diyos Ama ay nakatakda sa araw na ito. Ngayon, marami sa inyo talagang humihikbi. Nararamdaman ninyo ang liwanag na siyang nagbubuklod sa sangkatauhan. Marami sa inyo na magpahanggang ngayon ayaw kilalanin ang totoong pamumuno ng Diyos Ama sa lupa. Pero alam ko na sa ngayon hindi ninyo kayang talikuran ang salita, ang pananalita ng mahal na ina na siyang bumaba sa lupa para bigyan kayo ng magandang buhay dito sa mundong ibabaw. Huwag na kayong tumalikod sa kanya. Huwag na kayong iiba ng landas. Dahil ito na ang kanyang panahon, ang panahon ng bagong henerasyon. Alam niyo ba, kahapon sinabihan ako na huwag na akong umiyak dahil bawat tulo ng luha ko sakuna ang inaabot ng sangkatauhan. Subalit hindi ko kayang ramdamin ang hinanakit ng ating lahi na siyang pinapapatay, na siyang tinatalikuran ng mga oligarke na binigyan ng kapangyarihan. Ang 50 kataon tapos na, pero ayaw pa rin nila sumunod. Pero sa araw na ito, na mismo si Lucifer ay wala ng otoridad, sumunod kayo. Hindi ako, kundi ang lolo na nag-utos sa akin, na nagbigay sa akin ng kapangyarihan na ito. Siya ang masunod dito sa lupa. Ya Allah Muhammad Rasulullah. Talagang siya na ay siya. At kung kayo ay may puso at kayo ay may paniniwala, makikita ninyo sa katauhan ni Maria Makiling, Helen Fatima Nazaria Panolino Abdurrajak ang kapangyarihan ng kaliwanagan. Liwanag na nagbalot sa kadiliman ay siya ring babalot sa sangkatauhan. Dahil wala nang paraan si Lucifer, kundi sumunod sa kasunduan ng propesiya. Alam ko, nakikinig ang lolo sa ngayon. Alam ko rin nakikinig ang sabakdom. Alam ko rin na nakikinig ang kalangitan, ang kailaliman. Dahil alam nila, ang panahon ko ay nag-umpisa na para
lahat ay masagip sa impyerno. Totoo iyan. Iyan ang pinakita ng lolo sa akin. Kaya kayong walang paniniwala, isipin ninyo mabuti. Mapasaan ba ang buhay na binigay sa inyo? Gusto niyo bang umuwi sa impyerno kasama niya? O kaya doon sa paraiso na punong-puno ng kapayapaan, katiwasayan at ng kagalakan? Alam ko, never in my life I have spoken this way. Pero dahil sa kanya, talagang kailangan kong magsalita na para maintindihan ninyo na sayang ang buhay ninyo kung hindi kayo sumunod sa kanya. Ang tunay na pagbabago, ang tunay na kailangan natin ay mabalik loob sa kanya. Kaya nga, ito nakit niyo. Talagang mahirap kung hindi kayo iintindi. Gamitin ninyo ang puso. Huwag ito. Kasi ito, maraming rasones. Pero kapag ang puso na ang gamitin natin, maiintindihan natin lahat. Mabigyan natin ng kasaysayan ang bagong mundong ito. Kaya nga alam ko, alam na alam ko, mula ngayon mag-iiba na ang hugis ng mundo. Kayo lahat na nakikinig, kayo lahat na nakakakita, makita ninyo ang kamay ng Diyos Ama, ng Allah. God will touch your heart as He touched my heart and my soul. Kung hindi dahil sa Kanya, maraming beses na akong namatay, pinapapatay. Pero nang dahil sa paninindigan at pagbigay ng surrender sa Kanya nitong buhay, ay binigyan niya ako ng kapangyarihan. At iyan mismo ay bigyan ng babala si Lucifer. Hindi ninyo akalain ito. At hindi ninyo nakita ito. Subalit ang Diyos Ama mismo ang nag-utos sa akin na bigyan na si Siroy ng ultimatum na tama na dahil lumampas na siya sa kasunduan ng propesiya. May the Lord of heavens and earth protect each and every one of you. I know that this is not an ordinary message as of today, but because of the enlightenment, because of the authority that has been given to me, each and every one of you must follow Him. Hindi ako ang sundin ninyo. Sundin ninyo ang nag-utos sa akin, ang nag-utos sa amin ng Apo. Kaya nga, maraming naghangad na mapalabas ang pera. Maraming humaharang, kaya nga Lucifer, kung ikaw ang humaharang, tandaan mo, dagdagan ng Diyos Ama ang parusa sa iyo. Ilang taon niyo ako pinag-antay? Ilang taon niyo ako sinasaktan? Dapat noon pa, 2013, tapos na ako. Subalit kayo ang humarang, nakikinig ka rin. Kayong mga top politicians, top financial people, kayo ang humarang para makakain ang sambayanan. Kayo ba ay tauhan pa ni Lucifer? At handa na ba kayong magbalik loob at ayusin ang buhay ninyo? Kasi kung hindi, lumabas na
ang mga sundalo ng Diyos Ama. At talaga kayo ay ilalagay na sa umaapoy na impyerno. Ang araw na ito ay makasaysayan dahil nailahad ko sa inyo ang katotohanan na kailanman hindi ninyo narinig sa inyong buhay. This is the life that you would want, full of darkness, full of greed, full of killings, full of wars. Tapos na. Tinapos ko ang paghari-arian ni Lucifer dito sa lupang pangako. Alam ko na hindi ako pababayaan nila dahil sila ang nag-utos sa akin. Sino nga ba ako? Iyan ang tandaan ninyo. Who am I anyway? But because I am chosen to lead this people towards the life full of peace and prosperity, so I have to do it. I have really to do it because I have no choice but to follow His will. Iyan si Queen Helen. Kaya nga maraming nagbabatikos, so be it. Lucifer is just behind you. Kaya kayo napupuno ng grabing problema dahil ayaw ninyo magpatalo. Dahil ang boss ninyo ay si Lucifer. Ngayon, maintindihan na ninyo kung gaano katindi ang mission na ito. Alam ko na iba ang paraan ng Diyos Ama, ng Allah. Kaya nga, matindi, no?